morning, Archbishop Martinez po ito, ang Vatican and Exile. Ngayon pong 2022 ay magandang pasimula para muli nating pagdibayuin ang ating buhay bilang mga Kristiyano. May apat na aspekto na dapat nating pagyamanin. Una ay yung ating kalusugan. Pangalawa, ang ating kabuhayan, mayamanan, temporal. Pangatlo ay yung ating ugnayan, relationship. At pang-apat, yung ating buhay spiritual. Hindi natin pwedeng pabayaan itong apat na ito: health, wealth, relationship, and spirituality. Ang buhay natin ay kinakailangan na buo. At hindi natin pwedeng pabayaan ang bawat isa. Pero paano natin masustain itong apat na haligi na ito? Una, no, increase your capacity to receive. Atin pong palakihin yung ating kakayahang makatanggap. Alam niyo, may kasabihan po tayo, grace builds a nature. Kung Diyos ay magbibigay ng isang barilis na tubig at ang bibigay lang natin ay isang baso lang ang makukuha natin ay na isang barilis ang bibigay ng Diyos. Kung isang barilis ang bibigay ng Diyos at isang timba lamang ang bibigay natin, isang timba lang din ang makukuha natin. In other words, para makuha natin yung biyaya ng Diyos, kinakailangan lakihan natin yung ating kakayahan, makatanggap. Lakihan natin yung ating pananampalataya. Let us make our faith bigger than our fears sa ating kapagkatao. Pangalawa, kaya yung mga himala ay mangyayari lamang if we are ready to go out from our comfort zone. Yung magic mangyayari lamang po yun kung tayo ilalabas doon sa ating comfort zone. Kung pananatili natin halimbawa yung ating hiya, kung pananatili natin ating yung laging takot, kung pananatili natin yung ating mga pangamba, hindi tayo lalabas doon sa ating mga security blanket. Kaya mahalaga kung gusto natin ang bagay ng ating buhay, umalis po tayo sa ating comfort zone. Panghuli, tandaan natin, ang buhay natin ay pulos pagbabago. If there's one permanent in this world that is changed, and in order to develop ourselves, we have to embrace change. Yakapin po natin ito pa. Amen.